Bigas. Sinabi, pagpapatayo ng bahay. Sinabi, continuity. Sinabi, walang korupsyon. Ano meron niya? Korupsyon, kabaliktaran. Kaya ako, na labas eh, utang ina ninyo, ha? Binuhay niyo ko eh. Nananihimik ako sa lungga ko. No? Nag-alaga lang ako na aso. Dapat pinalilikuhan ko yung aso ko ngayon. Pero bakit? Kasi binastos niyo ang taong bayan. Yun ang dahilan. Ngayon. Wow. Yun ang dahilan. Ngayon. Ayokong mangyari yung ginawa sa KOJC. Ayokong mangyari. Ayokong mangyari yung inupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP. Makinig kayo. Ayokong mangyari, mga AP, makinig kayo. Ayokong mangyari yung ginawa ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Makinig kayo, ha? Kasi galit ako. Galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayaw ko na isang Pilipino ito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Bukay. General Metran, tawagan nyo kami. The moment na may isa lang, isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang. Isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito. May isa lang itirgas dito. May isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat tayo. Lahat tayo. Kung ayaw ninyo na ang taong bayan, kung ayaw ninyo yung taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo. Lumayo kayo. Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Hindi yung kayo ang mangsasakit sa tao. Hindi yung kayo ang mambabambo. Mantitirgas kayo. Subukan nyo, isa lang. Alam nyo ba, that's my first order. Isa lang. Isa lang ang saktan dito, sabihin nyo sa akin. Tatayuan namin kayo. Isa lang. Kaya pagka meron dito na masaktan, meron dito, it will be in effect a people's revolution. And babalik ako sa gobyerno. Mag-a-apply ako sa gobyerno. Babalikan ko kayo lahat sa gobyerno. Mag-a-apply ako janitor. Janitor. Oh, sino yung mga janitor ko? Mga janitor, taas sa kamay. Dami kong janitor. Taas sa kamay. Alam niyo bakit janitor applyan ko? Lilinisin ko. Lilinisin ko ang angas ng gobyerno. Lilinisin ko ang bulok ng sistema. Papatayin ko lahat. Kaya nga, ang isipin ninyo, kailangan ko ang sovereign will ninyo. Ibalik natin ang death penalty. Ibalik natin. Ibalik natin. Ang sino man kumalaw sa inyo, kaaway natin. Kaaway natin. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag na upakan tayo. Mag-modulate ako. Huwag kayong papayag na upakan kayo. Huwag. Huwag na huwag. Bansa nyo to. Bansa nyo to. Hindi kayo alipin sa bansa ninyo. Hindi kayo kriminal sa bansa ninyo. Ngayon, pangalawa. Dalawa, tatlong araw ko nang pinipigilan ang FGF sa Mindanao. Kating-kating na sila. Kaya sinabi ko sa kanila, kung merong masaktan dito, babaklas ang buong Mindanao. Babaklas sila. Totoo yan. Nakaanda sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangina ninyo, tatakutin nyo kami. Tangina ninyo. Saan galing ang kapangyarihan? Saan? People of the Philippines, sa taong bayan. Saan? Sino nakaproba ng konstitusyon? Taong bayan. Sino ang sumumpa sa konstitusyon? Presidente, down the line. AFP-PNP, Presidente, Vice President, Senator, Congressman. Lahat kayo sumumpa that you will uphold the Constitution. Anong ginagawa nyo? Bakit nyo binababoy? Tama ba na ang mandate ninyo ay kumampi kayo sa dagatik? Tama ba na kumampi kayo sa Magdanakaw? Sa mga buhaya? Hindi tama. Kaya kung ako at kami, hindi kami pwedeng janitor para linisin. Mag-apply kami sa slaughter. Alam niyo slaughter? Kumakatay ng baboy. Kumakatay ng baboy. Upakan namin lahat. Baboy naman, binaboy tayo.
Kaya, tanda nyo mga kababayan, isa lang ang saktan sa inyo. Isa lang. Why? Because sa FGF, ang aming simulain at ang aming usapan, we protect each other. It is about time that the Filipino people protect each other. We protect ourselves from tyrants, from magnanakaw, mga droga na yan, mga buhaya. At kung kayo, AFP at PNP, magpapagamit kayo sa mali na katwiran at gagamitin yung batas laban sa amin na kami naman ang gusto namin ipatupad yung batas na yan. Eh bakit nyo kami aawayin? Isa lang ang pukpukan nyo sa amin. Isa lang masaktan. Lahat kayo, lalabanan namin. Sino? Kasi si Batong. Oh, Batong! Batong, pinapanood kita. Oh, pinapanood kita. PNP, ang uno yung pukpukin. Ngayon, tama ba, pagka nakasakay kayo sa sasakyan, na pagka flat tire na, eh, papaandarin nyo pa yung sasakyan? Hindi! Tama ba na ipipilit paandarin yung sasakyan kung sino man yung driver na yan? Eh, patatakbo yung sasakyan? Hindi! Anong gagawin? Normal! Ipapalit mo yung spare tire! Sino spare tire ngayon? Si Sarah! Si Sarah! Okay? Pagkapalpak yung inyong gulong na umaandar tayo, hindi pwedeng ipilit natin at kakabog-kabog na ganyan. Ang buntis makuunan. Hindi pwede tayo makakaabot sa paroroonan natin kung ang ating gulong ay flat. Palit ang spare tire. Malulubak tayo. Ngayon, Madam Inday Sara, ang mga tao ayaw ng ganito. Ang mga tao, ang gusto ng taong bayan, tapusin natin to. Bukas, pagka araw ni Bonifacio, lumaban tayo, tumayo tayo. Pagka kayo pinukpok, mag-declare nga ako ng People's Revolution, bumalik kayo, may dala-dala kayong itak, bolo, baril kung gusto ninyo. We will protect ourselves. We will protect ourselves. Kaya ang unang putok, tandaan niyo yung kwento ko, sa Makati, ang unang putok manggaling sa gobyerno, hindi ito sa mga nagre-rebelde. Yun yung kwento ko. And naayos ang sitwasyon noon. Lahat sila may bala, may baril. Pero naayos. Kasi yung gobyerno nag-isip si Enrile, General Enrile, tanggalin yung baril, tanggalin yung magazine ng baril. Kaya kayo na matino sa gobyerno, mag-isip kayo. Tanggalin ninyo yung bala ninyo. Tanggalin nyo yung isip ninyo na uutusan ninyo na sasaktan nyo ang taong bayan. Kami mga Pilipino, tatayuan namin kayo. Ang isa pa, gusto kong i-announce na ang KBL under the leadership of Commander Aguila, Rodel Dupaya. Rodel Dupaya, a.k.a. Commander Aguila from Cagayan, yung organisasyon ng KBL ay kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. They are 20 million. And sinabi sa akin, sabihin sa inyo, natitinig mo to, Governor! Natitinig mo to, Commander Aguila! Alam ni Marcos to, sinasabi nila na kay sila, they are na-address nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos, ang KBL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pagka may nangyari sa inyo, I declare a People's Revolution. Bumalik kayo dito, mag-armas kayo. Bumalik kayo, may kutsilyo, itak, bambo, tubo. Sino tinakot nyo? Takot ba kayo? Yeah! Oh.